good morning po sa ating lahat. At nais ko pong magbahagi ulit ng isang verse po sa Tagalog, sa Proverbs chapter 13 verse 4. Sabi po dito sa Tagalog, ang taong tamad hindi makakakuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. O, so dito, napakalinaw dito sa verse na to, guys, na dapat kung ano yung gusto nating makuha, kailangan magtrabaho po tayo. Kung susuriin po natin ngayon sa panahon ngayon, ito po yung hindi madalas i-preach ng mga karamihang pastor. Bakit po? Kasi minsan po, yung mga pastors po, pasintabi lang po, ah. Kasi po, minsan po, ginagamit po ng mga pastors yung mga give, loving, etc. Pero naniniglik po nila itong part na to na yung laziness. Laziness po, guys, is a kind of sense din po na hindi ito masyadong pinipreach kasi mas marami pong nagpipreach na wala pong trabaho. Yan po ang katotohanan. Kung titignan niyo po sa panahon ngayon, bakit ang tagal na sa ministry, ang tagal ng pastors, ganun pa rin, stagnant pa rin kasi umaasa po sila lagi sa tithes and offering. Which is hindi naman po yun masama kasi ang tithes and offerings po is for God's glory. But dapat po ginagamit po nila yun sa for God's glory. Ang for God's glory po, ginagamit po yun sa mga pagtulong po sa mahihirap, hindi po sa paramihan po ng account. Yan po ang nangyayari ngayon. Yan po ang generation po natin ngayon. So, yung mga pastors na nagtuturo, mga preacher, or mga nagtuturo, hindi po nila ito masyadong pinipreach yung katamaran. Kasi po, alam po nila sa sarili nila na isa po sila doon naka-inline. So sabi po dito, ang taong tamad hindi makakakuha ang hinahangad, ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinangan. O dito, napakaliwanag po na dapat po kung anong gusto po natin sa buhay, kailangan po natin magtrabaho. Unless na bata ka pa, matanda ka pa. Ang tinutulungan po dapat talaga, guys, is yung mga bata, matanda, disabled, yun po. Pero yung mga sinasabi po yung mga preacher, I'm sorry to tell kung may mga pastor po na makakapanood nito, huwag po natin gamitin yung salitang laging giving. Ay, kawawa po yung mga members. Kahit walang-wala na po sila, ipagpipilitan pa rin po ninyo na magbigay lang po sila for God's glory. Kayo nga pong mga pastors, hindi nga magbibigay. Diba? Pero pagka kayo po yung nalilip up, yun po yung isang nakita ko po sa ministry na although na magagaling silang mag-preach, magagaling silang magturo, but sa kanilang buhay po, hindi po yun nakikita. Makikita po talaga ito sa lifestyle po talaga nila. Kung makikita nyo po yung pagtulong ng pastors na yun sa mahihirap, yun po ang talagang ministry ni Lord, yung pagtulong po yung nangangailangan. Kasi po, ang tithes and offering po, ginagamit po yun sa God's glory. Hindi po din lagi sa simbahan, ginagamit po din po yun sa pagtulong sa mga nangailangan po. Kasi po, madalas, ang lagi na lang sinasabi nila, pag may kapatiran na may nangailangan, ang laging sabi, pagpipray kita. Anong may tutulong nung ipagpipray kita kung ang nangailangan gamot, nagugutom, kailangan ng financial? Di po ba napakaliwanag na ang mga pastor mismo ang hindi marunong maawa? Kahit na sinasabi na nga yung problema, ang sagot pa rin, ipagpipray kita. Kung mayroon naman sila, yun lagi ang lagi po nilang panablay, ipagpipray kita. Kaya kayo mga guys, be wise. Hindi po masama ang magbigay. Hindi po masama din ang tithes and offering as long as for God's glory. Pero susuriin nyo pong mabuti kung ang sikta nyo o ang mga congregation nyo po is for God's glory nga ba or on the pocket glory. Yun lamang po. Ang dalawang klase lang po dito ang mga preacher. For God's pocket or for God's glory. Kung ang preacher niyo po or for God's pocket po, ay naku po, huwag po kayong mag-atubiling itulong niyo na lang po sa pamilya niyo po yung mga tithes niyo po. Hindi po yun masama. Napakaliwanag po sa Bible na ang magbigay ng kusang loob
ay hindi po sinabi doon na yung na ibibigay sa pastors. Ang sabi po doon, yung kusang loob po, hindi po sinasabi na lagi na lang sa simbahan. Kasi po kung titignan niyo po sa Malakay, ang sabi po doon sa Malakay, 'di ba, sabi niya na mga ninanakawan niyo ako sa ikapo, sa pamagitan ng ikapo. Ibig sabihin ng ninanakawan, yung past tense na po yun, ibig sabihin na ibigay na po yun, tapos hindi po ginagamit sa tamang pamamaraan po yung tithes and offering. Titignan niyo po yung maigi na yun, yung verse na yun. Ninanakawan, hindi po ba napansin niyo po nung nagalit si sa part ng Matthew yun, si Jesus Christ, ang sabi niya, huwag niyong gawing bahay ng aking ama ng yung magbibinta kung ano-ano. Napakaliwanag po na pag ang inyong pong congregation lagi na lang binibinta, hindi na po yun maka God's glory po, kasi di po ba sinaway po nga ni Jesus Christ yung mga nagtitinda no, kung ano-ano sa loob ng simbahan. So ganun din po, pag ang ibinibinta nyo po is puro Bible, okay naman, kasi ano na, pero pag huwag po laging may bayad, kasi po hindi na po yun po God's glory, for God's pocket na po yun. So napakaliwanag po dito na kailangan po nating suriin po yung ating mga kinagigis ng sikta. Kasi kahit ang tagal-tagal mo na sa ministry, pero isa ka pa rin lagi na lang nahihirapan sa pera, may trabaho ka naman. Bakit ganon? So, suriin po natin maigi po kung ang ating mga pananampalataya is for God's glory po. Kasi po, sayang lang po ang panahon. Totoo po talaga ang impyerno, guys. Kaya be wise at sana basa-basa po lagi po ng Bible para po mas gaining po yung ating kaalaman. Huwag po laging mag-rely sa mga preacher, kasi minsan po selected po yan, lalo na po sa giving lagi sinasabi nila ay sila po yung number one scammer. So hanggang dito na naman po at God bless you all. Bye-bye!